Hindi, bago ko simulan yung aking ano, yung aking babagi, di pagpapakilala muna ako bukod sa pagpakilala mo ano. Ako si Lanilo Morales, nakarito sa Paglilingbayanan. Mayroong asawa at mayroong 5 anak na saksalukuyan. Yung mga anak ko ay nagsisimulan mag-practice ng pagsasaka. At ang kanilang practice ay organikong pagsasaka. Na ito yung nagsimula noong magkaroon ng pandemya, na develop yung kanilang ano na pukaw yung kanilang interest sa pagsasaka at sumama sa akin sa pagtatrabaho dito sa aming bukid. Sa kasalukuyan, ang aming ngayon ditong ano mga gamit na ang aming bukid o sinasaka ay dips. Meron kaming palayan, gulayan, kaya nabanggit mo na. Tapos meron din kaming palaisdaan at meron din kaming mga bakawan at yanim para dun sa pagtulong sa ating ekolohiya. Bueno, sa ano, dun sa aking ano, sa aking inobasyon ay nakita ko yung ilang mga suliranin na hindi madaling solusyonan kasi ito yung problemang mahirap solusyonan ng mag-asaka, yung mga insekto. Kasi kung ikaw ay isang mag-asakang organiko, talagang pahirapan ka ng ano ng mga maninira. Ngayon, dun sa aking tagal ng pagpa-practice ng masipag mula ng pagsasaka sa organiko, mula noong 2007, 2005 pa na ano na ako na nagsimula ng mag-practice hanggang sa kasalukuyan. Pero nung kami ma-erestro ay 2007. Kaya mula noon hanggang ngayon, yun ang aking ano pina-practice. Ngayon itong ano, itong mga kadalasang ano problema ng mag-asaka ay itong panlalasa ng lumilipad ng mga insekto lalo na sa panahon ng tag-ulan. At unang-una na nga dito yung atangya. Ang atangya ay napakahirap ano sugpuin. Kahit yung mga karatig kong magsasaka, gumagamit sila ng mga tapang na pestisidyo, pero ano din sila, marami din nakaka-survive. Lalo na kung ang magsasaka ay yung kulang sa panustos sa pangbili ng lason. Talaga sila nahihirapan. Kaya ito yung nagpapahirap doon sa mga ano doon sa karaniwang mga magsasaka. At ito rin ay nagpapahirap upang gumanda o maisaayos yung butil, hindi maging tulyapis o hindi para maging buong-buo yung butil ng palay. Pag nasipitong mga atangyang ito, ito ay nagiging sanhi ng pagbaba ng kalidad ng ating ani sa ating sakahan tulad ng palay at gulay. Ngayon, yung mga magsasakang gumagamit ng mga pestisidyo sa ating ano sa aking mga kapaligiran ay maraming ano marami yung mga naaapektuhan. At ako ay nung karanasan ko nung ako ay full time pa sa pag-asaka ng gamit ay itong conventional, yung aking tauhan ay naging anemic dahil sa sobra-sobrang paggamit ng ano ng chemical. Meron din nga din sumakit ang ano, nagkaroon ng sakit sa bato, sa atay, galis at saka yung sa mga katawan, higit sa lahat na nahihina ang kanilang immune system. Kaya madali na silang kapitan ng mga iba-ibang uri ng sakit. Ngayon, ano ba yung inobasyon aking ano aking share sa inyo? Ito ay una yung mga gagamitin ditong materialis ay hindi mahirap hanapin. Ito nasa paligid din lang ng ating ano ng ating sakahan tulad ng ano ng nandiyan yung palapa ng yung kayakas ng niyog, dahon ng niyog, kugon, maaari tayong gumamit ng ano ng mga katulad ng uri ng kugon, itong citronella, talad. Mas maganda yung kung ating gagamitin kasi mayroon ng natural na pantaboy sa mga insekto. At yun ay ano, yun ay mas anaangkop kung ating gagamitin itong pamarang ito. Ngayon, paano ba ito ginagamit? Unang-una, kukuha tayo ng mga nasabi ko, nabanggit kong ano, mga materialis. Ang pinakamaganda na nagamit ko ngayon dito ay yung kugon. Kasi ang kugon, saksaluan na dahil yun lang ang available sa akin at ng aking mga citronella tanlad ay kakunti pa ang ano ang mga dahon kaya lang nagamit ko. Gagapasin mo yun sa umaga tapos ibibilad mo ng hanggang hapon tapos babalutin mo na ng siguro malaki mga gayet sa braso mo o mas malaki pa, mas maganda dahil mas marami yung usok. Kung maaari, ang pag-ano nito, ang pag-gawa nito ay yung mas marami ay yung
medyo sariwa. Dahil ang ating kailangan na pantaboy ng mga halaman ay usok, hindi yung apoy. Kasi kung apoy, ay ano, walang gaanong amoy yun. Init lang ang magiging, ano nun, magiging pantaboy sa halaman. Pero yung usok, talaga yun ang ating kailangan para maitaboy yung mga ulisap na ninira sa ating mga halaman. Ngayon, paano ba ito gagamitin? Tayo pupunta doon sa lugar na kung saan, halimbawa, ako dito sa amin, dito sa parting, ano, sa parting silangan, dito nung gagaling ang hangin, pakanluran. Doon tayo kukuha ng, ano, ng pagdaloy ng hangin. Kung saan nagagaling hangin, doon tayo magsisimula. Doon sa tabi ng ating sakan, pagitna tayo, pabalagbag ang ating paggamit para naka-ookupa mo lahat yung tubigan o yung ano yung sakahan mo para maihataboy na patabi ng patabi yung mga kulisap na ating pinaalis. At yung gagawin natin sa hapon, mas maganda kung gabi na kasi yung mga alas 6, yun yung oras na nagsisimulan lumabas yung mga insekto. At saka, ang isa pang katanungan, kailan pa pwedeng magsimula? Kailangan tayo maging aware dun sa kung kailan po pwede tayo magsimula, isa pamagitan ng pamamasyal sa ating sakahan. Paggagalaan sa gitna, kung minakita tayo lumilipad na ng mga insekto, yun ang time para magsimula na tayo magtaboy ng mga insekto para hindi na makapanganak dun sa ating palayan para hindi na siya dumami ng dumami sa ating sakahan. At sa umaga, pwede nga ito sa umaga yun, yung kung maaari, yung mga alas 3 hanggang bago magliwanag, andun tayo, nagtataboy tayo ng insekto. Medyo mahirap kung tutusin dahil ito ay kasarapan ng tulog. Pero ito yung pamamaraan na wala kang gastos. Sipag lang ang kinakailangan mo para ikaw ay makagawa ng tamang paraan na makapagpalayas ng mga mainrang insekto sa iyong mga palayan para magkaroon ng kalidad ang iyong mga inaani. Next slide, please. Ayan po, pakita niyo yung ginagawa kong pamaraan kung paano. Tayo ay nagsimula dun sa pabalagbag ate, pabalagbag sa hangin para lahat ay naukupahan yung ating sakahan. Okay. At itong pamaraan ito ay napaka interesting dahil hindi naman kailangang pagtuunan mo ng maraming panahon ito at saka maaaring gawin kahit sino man, kahit simpleng sa kahit mga bata, pwedeng gawin ang ganitong pamaraan. Tapos nakapagtataboy ng mga lumilipad na insekto, iyon ang mga ginagawa nito. Hindi gaanong naapektuhan ang mga kaibigang pulisap o wagamba o mga predator na nakatira sa ilalim ng halaman. Kasi sa itaas lang tayo nag-apply o nagwawasiwas ng ating pangtaboy. At ang isa pa, kung makakita natin ang gagamba na mayroon naman siyang bahay doon, but huwag na pala tamaan. Iwasan mo na lang siya. Total, yun namang usok ng ating ginagamit ay nakakumahalo doon sa palayan. Tapos ang isa pang kagandahan dito, kung gagamit ka ng gabi ng ganito pamaraan, yung mga kaibigang insekto tulad ng tutubi, ay yun naman isa araw lang naman sila naninila nung kanilang mga predator na mga ibang insekto, ay sa gabi wala na, hindi na yun maapektuhan. Tapos sa gabi, pag bumagsak yung ating itinataboy sa lupa, andun din naman yung ating mga kaibigang palaka na pwedeng manila din naman noong mga makaaway na insekto na nakatira sa ilalim ng lupa. Nabawasan din yung populasyon ng nabawasan ang populasyon ng kaaway ng kulisap at napapangalagaan ng maayos ang bunga ng halaman. Yun yung mga benepisyo na nakukuha dun sa dagli ang pagtataboy ng mga insekto. Kasunod please. Ngayon ay meron din itong mga limitasyon. Bakit natin nasasabing limit? Kasi ito'y apoy. Ito'y maaaring pagsimula ng sunog kung hindi tayo maingat. Halimbawa, kung medyo mayroon ng mga tuyong down sa ating sakahan, ito ay po pwedeng pagsimula ng sunog kung bumagsak doon sa ating mga natutuyong mga dahon na nakalagay sa nakalatag sa lupa. Kaya kinakailangan din yung ingat o may pag-iingat para ito ay hindi naman
maging ano, maging makapinsala doon sa ating taniman. Tapos yung mga gumagamit ito ay ano, mga ilan din magsasaka yung nag ano na nito, nag papakita dito, lima kami, pero yung iba sa kasalukuyan ay hindi na nagpa-practice dahil nagpunta sa construction, kaya hindi na nagagamit ang ganitong inovasyon. Pero yung ano, yung aking ilang inahitirapan tatlo, ay yun pa din ang ginagamit. Ako at saka yung anak ko, tapos meron pang isa pang gumagamit ng ganitong pamaraan. Dito ay merong ano, mga rekomendasyon. Yung pagpapaunlad, yung pag-aralan kung paano pa mapapaunlad ang inovasyon para mas matagal ang gamit o serbisyo nito sa mga magsasaka. Dito kasi meron pa din ako ano, meron akong iniisip na hindi lang sa pamamagitan ng pag-uwas-iwas nung anong yun, nung pangtaboy ng damo, nung usok ang kailangan. Ako'y nag-iisip din kasi meron din naman tayong kaunting ano, nakikitang mga idea kung paano tulad nung sa paging gagamit ang makina, pa pwedeng ganun ang ating gawin para ano, para mapabilis, mapadali at makapadala yun si Sir Masarimong at letter niya for extension sa Rojas. Okay. Tapos, yung validation, maglunsad ng validation sa pagpapatunay para sa malalim na pagkilala sa inovasyon. Tapos dito merong suporta, bigyang suporta ang inovasyon sa pamamagitan ng paglilimbag at pagkilala. Tapos yung promosyon, promosyon upang i-adapt ng ibang magsasaka upang makita ang kalakasan. Muna tabunan. kalakasan ng ibang magsasaka ang kalakasan at yung kakulangan ng inovasyon para lalo pa paunlad ito. Yun lang po at maraming salamat. Eh, maraming salamat po, Kuya Lanet, sa inyo pong pinresent na inovasyon. Di nakikita natin no, kung gaano po kasimple yung kanyang ginagawa sa kanyang taniman. Ngunit base rin naman po sa kanyang karanasan ay epektibo yung kanyang pangdaboy po ng mga insekto. Sige, hindi may komento po tayo o may nais pong ibahagi si Doc Chito patungkol po dito sa pag-aaral na ito. Sige po, Doc Chito. Salamat po, Ginoong Morales, sa iyong sharing at inovasyon. Mabuhay kayo. Salamat po. Unang-una ay, ang, katulad ng mga unang nag-share ngayong hapon, katulad din ng iyong ginawa ngayon na isinair, ay nagpapakita talaga ng ang magsasaka ay nag-iisip at gumagawa ng solusyon sa mga problema niya at nagmumula ito sa tinatawag nilang binubuo muna yung sarili, tiwala sa sarili or self-confidence at kaya nag-experimento at nag-trial farm. Kasi alam nyo, nung nag-BS conference noong 1985, sabi nila, pati magsasaka, nalimutan na nilang magsaka dahil umuasa lang sila sa extension workers. So itong mga ginagawa ninyo talaga, kayong mga nag-present at nag-innovation ay pakita ng success ng natin sa Masipag Farmers. Pero may mungkahi po ako di ay meron akong komento po dito. Unang-una, ang atang niya ay marami lang sila, seasonal siya, marami lang sila pagka late in the season. Kung October ang harvesting at umabot ka ng November, talagang maihipon lahat doon ang atang niya. So ang usual na solusyon sa group or community ay magsabay sa may bay na magtanim at kung mas maaga yung maturity and harvesting, mas maganda. Ang damage ng atangya ay tuwing malambot pa lamang yung butil, yung tinatawag na milking stage. Dahil kung matigas na, medyo hindi na masyadong pansin yung damage na nangitim lang ng kunti dun sa ipa. So yun ang, hindi naman siya masyadong kumakain dun sa stem ng halaman. Very critical yung milking stage or yung malambot na butil yung stage na yan. At kung mas maaga, ang harvesting o short maturity, mas maganda. Yan po ang solusyon. Ngayon po ay umattend na ako sa mga FDOT ng Masipag. Marami na rin na-discover. Bago ko i-share yun, yung inyong ginawa, naniniwala din ako na effective na may itaboy yung atangya sa Bisaya ay sinabi ko na dyan, Tiangaw sa mga taga-Bindanao at Visayas dito.
Anyway, talaga naman sila ay alis pag umusok, may usok. Ang problema lang ay pwede rin naman babalik. So every day pwede rin babalik. So ang issue dito po ay yung sabi ko nga ang solusyon nuna ay maagang harvesting kung shorter maturity ng rice mas maganda at sabay-sabay anong community sa pagtatanim. Pangalawa, yung sa IFDAT na ginawa, Farmer Developed and Adapted Technologies sa Negros din ito ng mga farmers, ang kanilang ginawa tuloy ay hinuhuli yung tiyangaw o atangya. Nagumawa ng premium kulambo at yan ay sinusuyod sa ibabaw ng rice field at hindi lang naitataboy kundi nahuhuli at papatayin nila yung mga atangya na yan na nahuli sa kulambo na may frame kung marami talaga, kung sobrang marami na. Yung iba naman na IFDAT ay dahil dumadapo yung atangya sa mabaho, sabi nila yung patay na kung namatay na palaka, of course hindi natin papatay yung palaka kasi predator din siya, pero kung patay o kaya isda, pagka nabubulok na dumadapo ang atangya doon daw nila kinokontrol, pwede rin silaban ng kunti yung mga ganun periodically, once every day ganun. So, among your kabilang dun sa inyong innovation, ay meron pang ibang mga innovation na para sa atangya. Pero gustong sabihin na yung inyong innovation ay innovation ninyo at pwede rin gamitin. Panandalian nga lang muna ang epekto niya dahil nga lumilipad, umalis nga talaga, pero pwedeng bumalik kinabukasan. So, ulitin muna naman. Tuwing critical na milking stage siguro ng palay. Pinaka-critical yun, pagka malambot pa lang yung bunga ng palay. Salamat po. Thank you po, thank you. Maraming salamat po, Doc Chito, sa inyong komento. Ayan. May tanong din po dito mula kay Doc Rose. Maari po natin itong e-registro. Personal po, kay Thailand eh. Doc Rose, maari po ba natin itong... Hello? Ano ba 'yan? Yes, parinig po. Ayan. Hello, Kuya Lani. Hello. Ayan po, maraming salamat po sa pag-share ng inyong praktika. Ayan. May tanong lang ako, Kuya Lani, kasi 'di ba masyadong maaga yung ano, yung pagpapausok. Halimbawa po kung sakali lang na ano, hindi ako magising ng maaga, mga 6 AM na ako magpausok. May epekto po kaya yun sa mga ano, mga pollinators, pwede ring mamatay sila? Dahil din sa uso. Ay siguro makaka-apekto din kaya dapat mas maaga eh. Kung hindi man mas maaga, dapat ay late in the afternoon at saka early in the morning. 'Yun ang ano. Kasi pagka medyo sumikat ang araw, mayroon ng pollinator na mga nagpo-pollinate sa mga halaman. Opo. Tapos kung sakali po na ano na gusto ring i-replicate itong praktika ni Thailand, baka pwede rin magdisenyo tayo ng smoker, yung parang ginagamit sa mga apiary. Para po ma-address yung limitation na na-identify ni Kuya Lani. So parang may ano lang, may smoker o kaya kung ano man na gamit na doon nilalagay yung ito yung dahon, tapos papusukan, tapos i-spray na lang doon sa ano, parang mas safe sa pag-apply ng ano, innovation ni Kuya Lani. Ayan. Siguro ano, yun lang naman yung ano ko, tanong kay Kuya Lani. Maraming salamat po! Salamat.